Hello guys, magandang araw sa inyo. Ako si Randy at welcome sa aking channel. Dito sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano solusyonan yung iPhone kapag hindi ma-detect sa inyong computer. Ma-encounter nyo po yung ganyang problema pag nag-install po kayo ng maraming application at driver katulad po ng mirroring application, a power mirror, mga ganyan pong application. Kapag kininik nyo na po yung cable ng inyong iPhone para mag-save ng halimbawa picture papunta sa inyong computer, hindi na po ma-detect yung internal memory ng inyong iPhone para kuhanin yung mga files at save sa inyong computer. So, papakita ko po sa inyo yung solution para ma-detect uli yung iPhone sa inyong computer. So, simulan na po natin. Pumunta po tayo sa control panel ng ating computer. Control panel. Click nyo po yung devices and printers. Makikita nyo po dito, Apple iPhone unspecified device. Kasi po yung driver niya hindi naka-install ng maayos. Ang gagawin po natin, i-right click natin tong Apple iPhone na icon. Then, click properties. Then, click hardware. Then, click properties again. Hanggang sa makita natin tong change settings. Click po natin to. Yan po. Then, click natin tong driver. Makikita nyo po dito, update driver. Yan po yung ikiklik natin. Para mag-update, kailangan na-connect kayo sa internet. Click natin. Tapos, search automatically for drivers. Makikita nyo po, installing drivers. Nag-automatic siyang mag-download ng drivers sa internet. Makikita nyo po, Windows has successfully updated your drivers. I-close na po natin yung mga na-open natin na menu. Close. Then, makikita nyo po, your hardware settings have changed. You must restart your computer for these changes to take effect. Do you want to restart your computer now? Ayan po, kailangan nyo pong i-restart ang inyong computer. I-restart ko muna po itong computer para makita natin kung talagang gumana na siya, kung madedetect na siya. Na-restart ko na po yung computer. Buksan po muna natin yung iTunes kung na-detect na yung iPhone. Ito po kung mapapansin nyo, under ng devices, nandito na po yung iPhone. Run this iPhone. Na-detect na po siya. Click po natin yung File Explorer sa ating computer. Tapos, i-click natin yung this PC. Makikita nyo po, nandito na yung iPhone. I-disconnect ko lang po yung cable para makita natin kung madedetect na siya. Disconnect ko lang. Yan po, nawala sa this PC. Kukunnect ko na po. Tapos, may magpapop-up na nakita nyo. Apple iPhone. Select what happens with this device. I-click lang po natin yung open device to view files. So, ayan na po. Nakita na natin yung internal memory ng ating iPhone. Nasolusyonan na po natin yung problema natin. Pwede na tayong mag-copy ng mga picture. Nandito na yung mga folders. Okay na po yun. So, nasolusyonan natin yung problema natin. Additional na rin po, kung hindi kayo marunong maglagay ng kanta sa inyong iPhone, mag-download lang po kayo ng iTunes, then mag-save kayo ng mga kanta sa inyong computer, ipa-detect nyo po sa iTunes. Pag na-detect na niya yung mga kanta, gumawa lang po kayo ng maraming playlist or by song, pwede rin kahit di kayo gumawa ng playlist. I-right click nyo lang yung kanta. Halimbawa po, dito sa playlist na to, may gusto akong kanta. Click ko lang po yung kanta. Then, right click, add to device. Makikita nyo yung iPhone nyo. Click nyo lang po, kung nakita nyo, copying sa taas. Yan po, nakopy na. Or, itong buong album na to, pwede nyo siyang i-drag dun sa iPhone. Ito po, sample lang ko kayo. Yan, dinrag ko. Kung makikita nyo dito, sa taas, copying files, updating files on iPhone. Ayun, makikopy na sa inyong iPhone yung mga kanta na yan. I-share ko sa inyo yung screen ng iPhone para makita natin kung nasa iba talaga sa iPhone yung playlist na ghost na yan, kung nandun ba talaga yung mga kanta. Open tayo ng music. Click natin yung playlist. Kung nakikita nyo, ito yung ghost, yung kinopy natin sa iTunes. Andiyan na po yung kanta. Pag binuksan natin yung iTunes, ayan po, ilang kanta yan? 24 songs. Itong nasa iPhone. Sakto, 24 din po. Ayan na po, nakopy na natin yung music. So, ayan na po guys, hanggang dito na lang po muna aking video. Salamat po sa panonood at pakikinig. Siyempre, kung nagustuhan niyo po yung aking video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-like yung aking video at i-hit yung notification bell sa taas para pag may bago po akong i-upload, lagi po kayong updated. Ako po si Randy, marami pong salamat.